Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Soul. So magsishare ako sa inyo dito guys, dahil may nag-comment sa atin na ating taga-subaybay. So bakit daw ay nasisira or parang kumakatok tong compressor, samantala mayroon naman daw lubricants or compressor oil. So dito guys, sa taas yung filler or pag naglagay kayo ng compressor oil, pwede dyan ninyo lagyan, pwede rin dito sa may suction, pwede rin dito sa may discharge, at saka pwede rin dito sa may ECB. So pwede rin kayo dyan maglagay ng compressor oil na additional. So tatlo at apat yung ECB. So pwede sa top, sa taas, pwede sa suction, pwede sa discharge, pwede sa ECB. So bakit nga ba nasisira to or parang kumakatok siya pag katagalan na or may lubricants naman sa loob? So isang dahilan guys kung bakit kumakatok yung compressor or aircon compressor natin ay contamination. Kagaya rin yan guys ng makina, pagka contaminated ng water ang ating makina at papasok na doon sa ano, so doon magkakaroon ng problema. At saka pangalawa guys, kung ang compressor oil ninyo na ginamit sa paglagay dyan ay hindi siya akma dyan sa compressor na yan. So mayroong mga compressor na oil na tatlong klase. So yung pag 46, pag oil 100, pag oil 150. So itong NDS oil number 8, katumbas to guys, equivalent sa pag 46. So commonly used ito guys sa mga Japanese cars or mga Asian cars. Ito yung ginagamit, NDS oil number 8. Ang katumbas nito ay pag 46. So mayroon naman din yan guys pag 46, pero number 12. So dalawang klase yung pag 46, yung number 8 at saka number 12. So isang dahilan yan guys kung bakit kumakatok yung compressor oil nyo, compressor, is kung mali yung naisa lang doon sa compressor. So mayroong mga compressor kagaya nito, ang compressor na ito ay Asian. So Asian yung compressor na ito. So meaning ito ay gawa ng compressor na to, gawa to ng compressor ng Hyundai or Kia. Pero ang gumawa nito Denso. So Denso yan, Japanese. Itong compressor oil na to compatible dito dahil Japanese naman yung manufacturer. So Denso ang brand nito na compressor. Pero ang gumagamit nito ay Kia. So gumagamit ng Kia, Hyundai yung compressor na to. Kia sedan, Hyundai sedan. So kailangan is compatible yung compressor oil ninyo na ilalagay. So nandun yung unit na ating inanuhan na sinerbisan. So nagtataka siguro ang ibang mga customer bakit nasisira yan, eh samantala mayroon namang lubricants. So unang-una ang nakakasira yan ay contaminated oil. So sa una, ang oil na yan ay kulay clear, katagalan magiging dilaw. So kagaya nito, kailangan ninyong basahin yung mga nakalagay dyan na label para hindi kayo magkamali. Mayroon din yan sa likod guys, basahin ninyo. Mayroon dyan na nakalagay na do not mix with other oil. So kung ang nilagay doon ay pag 150, nilagyan nyo ng pag 46, so contaminated ka agad. So mayroon din dyan na nakalagay na
for Japanese car only or Japanese manufacturer compressor. Mayroon dyan nakalagay. Mayroon din dyan guys na bawal pasubrahan paglagay. Mayroon din dyan nakalagay. So kailangan bago ninyo ilagay, i-check ninyo yung label sa likod kasi mayroong nakalagay dyan kagaya ng PAG 46 for Japanese cars or Japanese air compressor, aircon compressor. Yung PAG 150 para naman din yun sa GM na mga sasakyan, PAG 150. So dinso rin yun pero iba yung compressor din na ginamit doon. So magkaiba-iba lahat ng compressor, magkaiba-iba rin yung mga compressor oil nila. So kailangan ni check nyo na maigi kung compatible yung compressor oil na ilalagay nyo dahil isa rin yan na makakasira sa compressor dahil ang viscosity level niya ay hindi nagtugma. So yun lang guys, sana nakakuha kayo ng konting alaman. This is Autoboyson. Tandaan, alamin nyo muna bago kayo maglagay ng compressor oil kung compatible yung compressor oil na ilalagay ninyo doon sa compressor para hindi kumatok yung compressor. So nagiging dahilan yan contaminated system at wrong PAG oil ang nailagay. So ganun ang resulta, kakatok yung compressor oil. So yun lang, this is Autoboyson, maraming salamat, God bless you all. Make.